Bata pa lang ako, mission ko nang alamin ang mundo ng hiwaga. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag raw magagalit. Isinama ng aming team ang paranormal investigator na si Ed Caluag. Pero habang papalapit siya sa bakura ni Aling Julie, tila tinarget na ang aming team. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Nagpunta ako rito para kausapin kayo. Inuulit ko! Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Parandam nyo sa amin lang yung presensya. Kung marami kayo, pailawin nyo yung lahat ng ilaw. Sige, kung marami kayo. Ikaw ba yung bumabato? Sagot, pailawin mo yan. Ikaw ba yung bumabato? Yan siya. Actually, nagalit sila dahil merong nagalaw doon sa kanilang tirahan. Mayroong nagsunog doon sa likuran kung saan ang gagaling yung mga bato. Probably merong nasaktan sa kanila or merong nagalit kasi ayaw nila na yung kanilang tirahan ay sinisira. Pangalawa, merong pinutol na puno. Pakiramdam nila ay hinahamon sila o tinutuya, parang iniinis pa sila. Hindi rin daw kapre ang nanggugulo. Mataas na anino, siguro mga 5'7 to 6 feet. Yung balat niya, makinis. Hindi siya mabalahibo. Yung tenga niya medyo pointed, yung ilong medyo mahaba. Tapos yung mata niya medyo mapula yung mata. A few moments later. Nahuli ng aming camera. Pasado alas 7, may tila batang lalaki na sumilip mula sa isang bahay. At naaktuhang bumato. Mataas na anino, siguro mga 5'7 to 6 feet. Yung balat niya, hindi siya mabalahibo. Yung tenga niya medyo pointed. Ang timestamp ng kanyang pagbato, sakto sa oras na may namato sa isa pang kuha ng aming kamera. Dahil dito, binalikan ng aming team ang barangay. Sabay ipinakita sa kanila ang nakunan sa CCTV. Doon na nalaman ng aming team na sa parehong gabi ng kuha ng CCTV, naaktuhan din pala ng isang bantay bayan ang binatilyo sa video. Nakita ko lang siya na sa akto lang na nakita ko lang siyang bumato. Kinuha namin yung bata, kinausap yung bata, bakit ka ako binabato mo? Eh natatakot din kami sa bata, baka ang bata kuyugin ng mga kapitbahay dahil ilang linggo na nga yung bumabalibag-balibag na yan. Ilang saglit pa, dumating ang binatilyo na nakunan sa CCTV kasama ang kanyang nanay. Agad silang kinausap ng mga tiga Social Welfare and Development Office ng Kabanatuan ayon sa binatilyo. Ito ba'y nakunan ng CCTV? As a paranormal expert, ang trabaho ko ay hanapin at intindihin sila.